si Colonel Engelbert Soriano, Provincial Director ng Cebu City. Colonel Soriano, magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. Meron na po kaming katanungan. Colonel, sa kasalukuyan, ano bang pinatutupad ng health protocol dyan sa Cebu concerning yung social gathering? As far as the Provincial Government of Cebu is concerned, MGCQ po yung pinapatupad, pero because of the latest pronouncement, sir, from... And ano bang pinatutupad ng health protocol dyan sa Cebu concerning yung social gathering? As far as the Provincial Government of Cebu is concerned, MGCQ po yung pinapatupad, pero because of the latest pronouncement, sir, from Malacanang, ay nagpatawag po ang OPAV ngayon at 5:30 p.m. to determine kung paano po ang implementation namin dito sa Island Province. Okay, rewind tayo. June 20, ano pong klaseng health protocol ang pinatutupad dyan? MGCQ. So, yung po, yes, bang po gathering ng 50 to 60 people sa loob ng isang bahay, compound, may violation ba ho yun? Depende po ito sa capacity nung venue, sir. Yung bahay po, sir, hindi naman po kalaki, hindi naman po mansion. Yung ordinary bahay lang dyan sa Cebu, nakikita nyo po. Sabihin po natin mga 300 square meters na bahay and then 50 to 60 people nag-gather doon sa loob. Yes po, pwede pong possible po ito na violation. Ayun. Okay. Pero ang ano lang natin po dito, isa siyang private gathering. Okay. At kung hindi man ito nag-declare o nagpaalam po either sa barangay o sa yung sa IATF ng local, kung June 20 po ang pinag-uusapan, ang pagkakaalam ko po ay MGCQ ang buong Cebu Island that time. Aha. So therefore, kung halimbawa 300 square meters na area ng isang property, yung 50 to 60 people, medyo masikip na yan at... medyo masikip na, opo. Pwede may violation, ayun. Yes, sir, opo. Salamat po, Colonel, Colonel Soriano, sir. You're welcome, sir. You're welcome po. Good afternoon po. Okay. So, pupunta ngayon doon yung ITF, susukatin yung... Magdagtrabaho. Diba? Hindi, pupunta ka ITF doon. Papuntayin natin. Pupunta yung mga reporter natin doon. Hala, sukatin yan. Ha? From point to point. Maliban na lang kung yan ay 1,000 square meters. Medyo ibang usapan, or isang hektarya. Isang hektarya is 10,000. Kung 10,000 square meters, pwede na siguro 50 to 60 people. Okay, ma'am, may bago tayong bala. Possible violation of social distancing. Naiyak na si ma'am. Natural, magwawala yung mabayaran. Hindi, babayaran ko yun. Magbabayad ako, sir, doon pagkikita namin personal sa aming hearing. Nandidimanda na kasi ako. Sa pagkikipag-usap ko po sa legal team po namin, meron po silang in-advise. Kung pwede, huwag nyo na po munang ituloy yung pagkikipag-areglo sa kanya sa barangay, yung payagan siyang ibalik sa inyo yung 9,800. Ako, yes, na lang po muna sasagot noon. Pwede siyang magfile ng kahit na anong gusto niya. At nandito lang kamag-anak ko, sinabi daw ng kamag-anak ko, nandito lang mga kamag-anak ko, hindi ka talaga makakalabas ng bahay. Parang sinabi yun? Yes po. Okay. Yan po ba ay na-record po ninyo? Yes po. Sinesend ko na po ni Ma'am Kay. Nisend ko na po. Paano pagsabi ulit? Kung nandito lang? Sabi ng mga kamag-anak niya, kung nandito lang kami, hindi talaga yan makakalabas ng bahay. Kamag-anak na nasa abroad o dito sa Pilipinas? Dito po, sir. Parang nasa Mindanao yung mga kamag-anak niya po. Anong pangalan po ng mga kamag-anak? Meron pangalan? Hindi po siya nag-specify po, pero sabi niya mga kamag-anak niya po doon. Hindi, ma'am, yung nagbitaw ng salita na kapag nandyan lang kami, hindi makakalabas ng bahayan. Sino nagsabi noon? Siya o yung mga kamag-anak niya? Si Ma'am Maria po, nagsabi po. Si Ma'am Maria? Opo, nandun sa live po. Tawagan ulit si Attorney Sam. Tingnan natin kung pwede bang kaso yan. Base din, sir, sa comments na nakita po natin, marami din pong pumupuna at ngayon din po sa live, dahil pandemic po, tapos nagpa-party at 50 to 60 na katao po ang pinang-ready po niya. So marami pong kumu-question doon, Idol. Oo nga, ano? Yes po. Siya nga pala. Violation yan sa regulation ng IATF. Yes po. Tawagan ng IATF sa Cebu. Mabuti. Sabi ko na nga itong mga netizen magaling mag-observe Yan ang gusto ko sa mga netizen Okay, tawagan mo dito yung IATF o yung mga kinukulan dyan sa Cebu. Attorney Sam? Yes, sir, Idol. Okay, nagpa-interview itong si Ma'am Maria sa isang radio station at na-record. Siguro naman, hindi na pwedeng sabihin cyber libel yon kasi public broadcast na nakapagbitaw daw itong si Ma'am Maria May. Sabi ko, nandito lang yung mga kamag-anak ko, hindi makakalabas ng bahayan. Is that a threat or nothing? Walang laman yon. Threat yun, sir. Pwedeng grave threat pa rin yun. Mas lalakas yung kaso sa grave threat, sir.
Kasi yung ganung klaseng pananakot at pagbabanta is again amounting to a crime. Yung kasi ibig sabihin, kasi kung nandito lang kamag-anak, hindi siya malabas dahil pag lumabas siya, may mangyari sa kanya. Parang ganun ba yung insinuation nun? Oo, sir. Oo, kasi parang ang sinasabi nila ay mag-i-inflict sila ng harm amounting to a crime dito kay Madam, kay Mrs. Marjorie, no? Kasi pag sinaktan nila yan o kung ano man ang gawin nila dyan, pwede physical injuries yun o sana naman wag mas malalang krimen. Kahit naman or pwede nila siyang sigawan, hiyain na parang magiging oral defamation. So yung pagbabanta, yan, yun pwede, depende sa kung ano yung gagawin nila o balak nilang gawin, grave threat pa rin yan, papasok pa rin doon, yung lalakas lalo yung kaso for grave threat under Article 286. Ayun, my Marjorie, ma'am, kung nandito okay lang yung mga kamag-anak ko, hindi makakalabas ng bahayan. Mm-hmm. So, pagbabanta ngayon. Dahil kapag lalabas ka ng bahay, may mangyari sa'yo. So, parang form of grave threat din daw yan. So, itago nyo lang po yung recorded interview na yan. Total, apo, sa media naman yan. So, hindi pwede may consider na cyber libel yung pag-record mo doon. Salamat, Attorney Sam. Okay. Sige po, ma'am. Okay na tayo. So, meron ka ng 9,800. Binalik ko na yung balansin nitong si Ma'am Maria May. Tapos, yung abogado po sa Cebu. Kami po magpunta.